Mula sa mga pelikula, kilalanin naman po natin ang visual artist at voice actor na si Rolly Capuz. Panoorin po natin to. Nagpipinta, nagda-drawing, at nagvo-voice acting. Mga sample ng boses na nagagawa ko. Doraemon, hay nako Nobita, ikaw talaga, napakapasaway mo, ang mahiwagang time machine! Kilalanin ang vlogger artist na si Rolly Capuz mula sa Quezon Province. Alam ko po na artist na po talaga ako simula po nung bata pa po ako. Dahil hili ko na po talaga ang pagdodrawing. Tulad ng ibang artist, ang pagpipinta ay espesyal sa puso ni Rolly dahil sa sining na ito. Na-express ko po dito yung aking nararamdaman. Kapag hawak na ni Rolly ang kanyang paintbrush, tila iba't ibang mundo ang kanyang nabibigyang kulay. Pero hindi naging madali ang makulay niyang mundo. Dati po nung bata pa po ako, ay tumututol po ang aking mga magulang sa aking pagdodrawing. At imbis na sumuko, ay mas pinag-igian niya pa, lalo ang sining. Palaunan po ay sinuportahan po nila ang aking talent. Dahil sa kalaunang suportang nakuha, mas naging porsigido si Rolly na maging mahusay na artist. Sa ganda ng kanyang mga likha, tila ba confident na si Rolly sa sining na ito. Pero... At kinakabahan din po kasi dun po sa feedback ng ibang makakakita ng aking obra, kung okay po ba or... Meron pong mga dapat baguhin. Noong nagpaulan ng talento, basang-basa si Rolly dahil kaya niya rin mag-voice acting. Gohan, ikaw na muna ang bahala kay Goten. Ako na ang bahalang tumapos kay Cell. Kame, Hame, Wave! Kagaya ng ilang kabataan at artists, nagsimula lang din sa pangangarap si Rolly. Kaya payo niya sa lahat ay huwag tumigil agad. Huwag po nating damdamin yung sinasabi ng ibang tao na sinasabi ay wala namang kita dyan. Basta magpatuloy lang po tayo, magsikap at ipakita po natin na ang lahat po ng ginagawa natin ay may kalbuluhan. Naway maging inspirasyon ng kanyang obra upang mas pagyamanin pa ang mga talentong ipinagkaloob sa atin. Dahil tulad ni Rolly, may sumuporta man o wala, hindi niya binitawan ang kanyang paintbrush at tinalikuran ang mikropono.